Mga kapuso, nakatutok ngayon sa Baguio City ang ating spotlight dahil tuwing Linggo, bidang-bida sa Session Road ang mga obra ng isang giant crochet artist. This morning, sabay-sabay nating kilalanin ang nasa likod ng mga makulay na likhang kamay. Walang iba kundi si Adelaida Gia. Naimagabigat, Adelaida, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Yes, magandang umaga po sa mga nanonood at welcome Baguio. Nako, maraming salamat po sa pag-join niyo sa amin this morning. Kumusta ang umaga natin dyan sa Baguio City, Adelaida? Siyempre, dahil summer capital ang ating Baguio, malamig dito sa amin. Adelaida, bukod sa iyong pagiging crochet artist, ano pa yung madalas mong pinagkakaabalahan? Hindi lang ako crocheter, mother of five, at saka isa akong call center agent sa site. Siyempre, konting tidbits ng information naman tungkol sa'yo. Ilang taon ka na ngayon at paano at kailan mo na-discover yung talent mo sa pagaganchilyo? Actually, ang mother ko is crocheter. So, parang sabi ko nga sa kanila, pinanganak yata ako may dala-dala ng hook. Kaya ano, hindi na ako tinuruan ng nanay ko. Lumabas na lang as a talent. Well, I'm sure kasi maalam ka na talaga sa pagaganchilyo, sa pagko-crochet. Pero ano yung madalas mong ginagawang masterpiece, Adelaida? Noon, nag-umpisa ako sa mga friendship rings, bracelets. So, yun yung una namin. Gusto ko kasi yung maliliit muna, yung madaling matapos. Itong mandala, nanganak na lang siya last year nung nag-pandemic. 2 months akong walang trabaho. So, ang nag-push talaga sa akin ito is ang aking husband. Nasabi niya, magawa ka ng mandala. Since ang mga kaibigan niya, mga tattoo artists, and ginagawa nilang backdrop ang mga mandala. Sabi niya, mag-crochet ka nga ng mandala para makita na yan pang nagay sa kulang, background ng mga kaibigan natin. Sabi niya, so noon ayoko kasi sabi ko ang laki kasi pag mandala. Dati ang gusto ko matapos agad isang upuan tapos na isang puwet. Pero ito nung nagpandemic nanganak siya. Pinush din ako ng Baki, yan ang asosasyon ng mga crafter dito sa Baguio. Tapos nagkaroon pa kami ng pagtitipon na pinangunahan ng Baki. Then inuumpisahan ko na yung giant mandala na ang materials nun is rag yarn. Kasi nag-experiment ako. Ang ginagamit ko nung una, Monaco. So, maliit talaga siya. Nung napunta ako sa hangar dito sa Baguio, sa palengke, maraming available na yarns. Tsaka diba ano yan, medyo mabusisiri niyan eh. Gaano katagal usually yung ginugugol mo bago matapos yung isang masterpiece? Yung giant mandala, yung una, nagkaroon pa ng gap paggawa na nag-umpisa ko nun is was August then. Kaya lang, kala ko nga matatapos ko ng isang sakol lang na yarn. Siyempre, bibili ka na naman. Pandemic nun, siyempre, tinitipid mo ang budget mo. So, na-stop yun. Tapos, nag-work from home na ako, so hindi ko ganong natutukan. Nung magkakaroon ng Mandeco Quito, sinabi ka sa akin ng isang organizer, si Ms. Marbico, sabi niya, ituloy mo yan para ma-display natin sa Mandeco Quito. So nung nagka-COVID kaming lahat, doon ako nagkaroon ng pagkakataon na matapos ko. Well, honestly, Adelaida, sa pagtingin ko pa lang sa mga ginagawa mo, sobrang bilib na ako sa'yo. Dahil bukod sa iyong hobby na crocheting, ikaw din ay nagtatrabaho bilang isang call center agent. Paano mo napagsasabay at binabalansa yung oras mo, Adelaida? Oo, nakakatuwa nga, diba? Sabi niya na, Mami, paano mo ginagawa yun? Pag-avail, so, sungkit ka ng sungkit, crochet ng crochet. Pagkatapos din, after shift, so, bago matulog, magko-crochet kasi hindi naman sumasapat pang-araw-araw natin. So, ang sweldo natin sa pagiging center. Okay, Adelaida, I really enjoyed my time with you this morning. Pero
I'm sorry to say, pero medyo limitado yung oras natin. Pangalina lamang, baka meron kang words of encouragement sa ating mga kapuso this morning. Please go ahead. Thank you, Harold. Oo, sa lahat ng mga nanonood, don't stop dreaming. Hindi lahat darating agad. Sabi nga, ako, nagsasabi sila, nakakatuwa, nakakatawa ng puso. Sinasabi nila na, Ma'am Madel, Mami, nakaka-inspire ka dahil sa ganyan. Tiyaga lang po, dahil hindi naman isang tulog lang nandyan na agad. Maraming pagsubok na dumaan, maraming lahat, dadaanan, nasusolusyon na lahat, pero dumadating ang panahon na binibigyan tayo ng pagkakataon na maging maganda ang buhay, ipamahagi ang ating kaalaman sa isa. Once again, thank you so much, Adelaida. Ingat ka palagi. Salamat din po sa pagkakataon. And thank you. Diyan lang po kayo mga kapuso. Babalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.